meron tayong face-to-face idol. Ito yung kaso natin kahapon. Si Miss Chona Daman, okay. Apple Daman at si Alias Ising. Ito yung minor de edad idol. Ito yung pagkakabuntis sa kanyang anak na minor de edad ng pinsan nito. Sige, papasukin na natin si Sir Mark Vincent Lopez. Nanay Chona, andito na po yung pamangkin niya. Bonbon, di ba nag-usap tayo? Sabi ko sa'yo, dapat 4 months pa lang, dapat inisikaso mo yun. Kung may, kung matino yung pag-iisip mo ha. Pero hindi mo inisikaso yun, itinago mo pa, tinuruan mo pa siya magsinungaling. Siya mismo nagsabi sa akin. At nakita ko yung conversation yung dalawa na ayaw mo siyang pasabihin. Ayaw mo siyang magsumbong na ikaw yung tatay ng anak niya. Tapos nung malaman ko na ikaw nga yung nakabuntis dahil pinano nga namin sa basilan, ayaw mo pang mag-ano, ako humarap mismo doon sa kay Kuya Enteng. Di ba, napunta kami doon? Opo. Tinanong kita, paano mo nagawa yun sa anak ko? Alam mo naman na pinsan mo yun, di ba? Opo. Dapat doon pa lang nung may nangyari na sa inyong dalawa, dapat nagporsige ka na kung talagang desidido ka. Kahit sabihin pa natin na mali, kung desidido ka talaga, dapat nagporsige ka na magkalap ng trabaho. Pero wala. Hindi, nag-aaral ka. Po kasi ako noon ta. Nag-aaral po ako noon. Kaya po hindi po ako nagkatrabaho. Nung natambay po yung tito ko po, natigil din po ako sa pag-aaral kasi po nakatambay din po sila ng isang taon, kalahati po ata yun. Kaya po natigil po ako noon. Kaya nga po hindi ko po natapos yung pag-iinsito ko po eh. Ngayon, ginala mo si ano yung dapat? Alam ko pong ano yung tamali, pero para sa naman po namin ano yun eh. Hindi ko naman po siya pinilit. Teka muna, makasingit. Anong ibig sabihin na hindi mo siya pinilit, sir? Alam mo na siya po'y minor. Opo. At alam mo na siya'y pinsan mo. Opo. Tapos ngayon nagsalita ka na hindi mo siya pinilit. Bakit niyo po nasabi na hindi siya pinilit? Ibig sabihin siya ang lumapit sa iyo? Hindi po. Nung ano po, mag ano lang po kami noon, parang close lang po. Okay. Tapos mag yung dati po ako nakatira doon nung alam mo po natitira sila doon. Doon na po ako lumipat sa kabilang tita ko po kasi okay. Masikip na nga po marami na doon sa isang tito ko po. Paano po nag-umpisa yung inyong relasyon? Ano po, parang close lang po kami dalawa po. So, sino na po nagsimula? Ano po yun eh, andun po ako sa kabila. Okay. Tapos pag pumapasok siya, minsan pumunta po doon. Saan po siya pupunta doon? Doon sa kabilang tita ko po. Dumadaan lang naman po. Okay. Tapos yun po may, nung gabi po, doon sila natulog po. Siya po kusang pumunta doon para matulog? Opo, malapit lang naman po yun. So ngayon nung natulog po siya doon sa tinitira mo? Kasama niya po yung ano po, yung ate niya po. Okay. Tapos wala pa pong ano yun po, may nangyayari po sa amin. Ang gusto malaman namin, lalo na itong si nanay, paano nga kayo nagkaroon ng relasyon? Paano nag-umpisa? Wala ka pang sinasabi kung paano. Nagkagustuhan po kami po. Tapos, paano nga kayo nagkagustuhan? Niligawan mo siya? Alam mo na pinsan mo siya? Opo, sikin kasim po. Alam ko po. Kaya ako tinatanong sa inyo ngayon dahil nabanggit mo kanina kung napansin mo, ininterrupt kita, dahil sabi mo hindi mo siya pinilit. Opo. Minor de edad to eh. Ikaw dapat ang marunong umintindi. Opo. Na bata pa to, wala pa to sa tamang pag-iisip pagdating sa mga ganong klaseng bagay. Opo. Ikaw 23 years old, ikaw dapat ang lumalayo. Opo. Kung sakali man natukso ka, pigilin mo yung tukso. Lumayo na po ako nun po, nung ano, may nangyari po. Hindi naman po laging-laging ano po. Kasi nandun na po ako sa kabila eh. Saan nangyari dun sa bahay nyo? Doon nangyari yon. Tapos nung andito na po sila po sa Pasig, minsan po mapupunta siya doon po. Okay, hindi ka ba inaawat ng mga kamag-anak mo? Na, oy, magpinsan kayo, ba't dito kayo natulog, oy, ba't kayo sweet? Wala bang ganun, umaawa? Wala po. Kasi, pinapabayaan lang kayo? Hindi po kasi, nung nasa ibang bansa po sila dito, yung tita ko lang po na doon tao po. Wala naman pong ano, kasi hindi naman po kami sweet na ano eh. Ah, pasimple lang? Opo, pag nagkikita kami, yun lang po, nagkakasama kami. Pag wala din. Pero wala ba nakakaalam sa side mo na may nangyari na sa inyong dalawa? Wala po. Sino tong kasama niyo, sir? Lola ko po, tsaka kapatid. Lola, hindi niyo po alam na may relasyon na pala itong dalawa. Kailan niyo po nalaman lang na meron na pala? Ngayon lang, nung dumating ang nanay niya. Anong reaction niyo po, Lola? Ngayon na alam niyo itong pangyayari. Wala naman. Kung ano, nag-ano naman sila na magbayad. Kasi nung una po, tinatakot po kami nila. Kung hindi daw po, ano, ipapakulam daw po. Magbayad? Opo, magbayad. Parang ano, ganun po yung ano po. Ah, so ibig sabihin, pera, hiningan kayo ng pera? Opo. Sige, gusto magsalita yung babae? Kasi ano, yung dun yun sa 30K, parang ano, binigyan nila kami ng 10 days para makapagbayad ng 30K. Para saan po yung 30K ulit? Yung sa ano daw nila? Dua? Dua. Doon sa, ngayon lang naka-monitor, ngayon lang naka-panood dito. Ang sinasabi kasi kahapon ni Nanay Chona, yun daw dua ay request ng imam
para yung kalahati noon 15,000 to celebrate. And then yung kalahati gamit para sa pagpapagamot or sa exam ni alias Ising. Sige, tapos po ma'am. Ayun po, bale, before 10 days, nagbigay na kami kasi ano, yun nga yung sabi nila na tinatakot nila kami na papakulam yung kuya ko. So, hindi naman namin gusto na ipakulam yung kuya namin. So, yung 30K na yun, binenta namin yung dupa niya. Kasi hindi naman 30K yung bayad sa lupa. So, may mga ano pa. So, pinag-ambag-ambagan ko sa pera ko kasi nagtatrabaho ako sa ano construction equipment dealer. So, sa takot namin na ano ipakulam yung kuya ko kasi tinatakot kami, nakapag-decision kami na magbigay kami ng 30K kahit talaga hindi hirap kami na hindi namin kaya magbigay ng 30K. Pero kung tutusin, ma'am, may karapatan naman sila humingi ng pera. Bakit kamo? Para pagpapagamot dito sa nabuntis ng iyong yes. kapatid. Kasi hindi madali yung gastusin sa habang nagbubuntis yung isang babae. Yes, right? Yun nga lang, medyo off nga lang na tatakutin kayo, kung hindi kayo magbigay, kukulam kayo. Opo. Parang luminitaw, pinipirahan lang kayo. Sa halip na pag-usapan, yung magiging sitwasyon nilang dalawa, kung ano ba talaga dapat mangyari, kung kailan bang kasuhan itong isa, whatever. Opo. So ang nangyari kasi sa umpisa pa lang, ang pera agad ang isinubo. Opo. Tapos may mga chat po sa akin na babalik daw po yung 30K, magbabayad daw po kami ng 220,000 po. Tapos uuwi po sila sa Basilan po. Para saan po yung 220,000? Para ilayo daw po sa akin yung ano. Pakita mo yung chat kung meron. Hindi ito po. Wala akong chinachat na ganun. Yung anak mo po, nagsabi, sinabihan mo daw siya. Wala akong sinasabi sa kanya. Kasi nagme-message kayong dalawa, hindi ko alam eh. Ando po yung cellphone ko po eh. Kaya nga hindi nga kayo po pwedeng mag-message. Tapos, kasi sabi yung pinag-uusapan nyo kasi walang kwenta. Sabi po sa akin po, ilan na yung hindi naman po pwedeng, hindi naman po, kumpara din po sa akin kasi anak ko din po yan. Hindi din po ako papayag na ganun po yung mangyayari po. Kasi kahit ilayo po, syempre magbibigay pa rin po ako kung may maganda na akong trabaho po. Okay. Pero ang tanong ko yun sa iyo, Christian, ano? Kasi kahapon tinanong niya ito. Paano naman yung mga prenatal exam niya? Paano naman pag siya ng anak? Sir po, nag-ano po ako, sir. Nung, yung hinihingi po sa akin po dati ni tita po, kasi gusto niya po, nung pagbigay niya ng resibo po, babayaran ko po agad. Eh, wala po akong ano nun. Wala kang pera. Yung 8,000 na hinihingi niya po, gusto niya po, bayaran ko bukas po. Parang nag-react po ako ng wag naman po sana bukas kasi maghanap po ako ng paraan po. May naipon ako doon. Sabi ko, baka mga 5,000 pa lang po yon. Eh, yung gusto niya po, bayaran ko po agad. Agad. Opo. Okay. Sino wala kanina pa gusto magsalita? Wala, may gusto kayong sabihin? Wala naman. Parang malungkot ho kayo. Masama ang loob ni Lola. Sige po, Ma'am Elaine. Yung regarding nandun sa 200,000, bale, ano siya, pumunta kami sa kanila noon. Hindi talaga as in sinabi ni nanay na magbabayad kami. Kagaya na sinabi ni Tita Chon nakahapon na gusto namin magbayad ng malaking halaga. Hindi po ganun. Parang tinanong lang kasi ni nanay kasi nalaman namin na gusto nila magpabayad ng malaking halaga. Parang wala akong sinasabi. Ang sabi ko, magkaharap tayo doon, makikinig tayo doon sa PAW, sa attorney, kung ano yung desisyon nila. Kaya nga ako gumamit ng PAW kasi hindi ko alam kung ano yung rules. So nagbigay yung PAW ng invitation sa inyo November 15 para ayusin. Binigyan kayo ng ilang linggo na para makipag-cooperate sa akin nang tayo-tayo lang magkamag-anak. Dahil sabi ni attorney, hayaan mo silang mag-usap silang dalawa para ito magsasabi dyan sa lalaki na yan. Naka-block na po ako. Inalis ko yung block kasi si attorney mismo ang nagsabi sa akin. Bago lang po. Hayaan mo silang mag-usap dalawa para itong babae ko magsasalita sa iyo kung anong kailangan. Ano nangyayari kasi yung pinag-uusapan nyo, walang kwenta. Wala po. Wala. Hindi, Bonbon, talungin mo si... Okay, ganito ang mangyayari, ano? Kung akong tatanungin, base po sa aking kaalaman, second cousin, pwede atang pakasalan, siyempre, with the consent of the parents and guardian. Or, kung hindi po kayo sang-ayon sa kanilang pagsasama, pwede mong ididimanda si lalaki. Nay, yun yun. Now, ang tanong ko kay lalaki, ano ba to, hit and run? Or, nagmamahalan kayong dalawa? Nagmamahalan po. Ising, tama ba? Nagmamahalan kayo? Sige, Christian, anong gusto mong sabihin? Nakikinig si nanay. Nung nag-usap po yung nanay ko po, tsaka yung tita ko po, nung nakaraan po, kaya nga po naayos na po yun eh. Yung willing naman po yung nanay ko na pag nanganak siya po, si Sing po, yung nanay ko po muna yung mag-alaga. Pero hindi kami magsasama po. Okay. Tapos sabi nung nanay ko po, para makabalik po si tita sa trabaho kung gusto niya po talagang ano. Kasi yung pagkakaalam ko po, hindi naman po siya umuwi dahil sa problema sa ano po eh.
kasi TNT po siya doon, tapos nag-file po siya ng amnesty po para makauwi. Tapos nagkataon po na ganun po yung nangyari po, nagkataon na buntis nga po yung ano. Okay. Now, ako na magtanong siguro. Opo. May balak ka bang ituloy yung relasyon at pakasalan siya, seryosohin siya, or hit and run? Sorry ha, sorry for the hindi po words. Opo. Okay, Ising, halik mo sinabi niya? Yun ba yung napag-usapan yung dalawa? Yun ba yung gusto mo rin mangyari? Opo. So, Sir Christian, magpakalalaki ka, sabi mo sa nanay niya. Ta kung papayag po kayo na magsama po kami ni Ising po. Dalhin mo na siya magiging ngayon. Mabuting... Dalhin mo na siya ngayon para matapos niya usapan. Pero walang pananakot na nangyari. Munmun, mag-isa lang ako nagpalaki sa kanila. Ginawa ko yung lahat-lahat para may bigay yung mabuting buhay sa kanila. Opo. Kita mo mag-aaral to. Kunin mo na yan siya. Kung nawala na ako ng swerte sa kanya, meron pang dalawang anak na nagaano sa aking serbisyo. Kunin mo na siya para maranasan ninyo kung ano talaga yung isang magulang. Para maramdaman nyo kung anong ginagawa ko ngayon. Sa'yo na siya, sa'yo na siya. Sinabi ko na yan sa kanya kagabi. Nagdesisyon na ako, yung tatay ko ang nagsabi, walang nangyayari sa paghihirap mo sa kanilang tatlo. Sa ginawa mo sa kanila, sa ilang taon kang, saan-saan ka ng bansa nagpunta para lang makapag-aral sila sa marangal na nanggaling. Nagpakatulong ako. Ilang bansa ang napuntahan ko para lang makapag-aral sila. Ako lang mag-isa. Hindi ako nag-asawa dahil sa kanila. Tapos ganito ang mangyayari. Nabaliwala lahat. Hindi, kunin mo na siya. Okay. So, ngayon, Sir Christian, nasa kaninong poder ka ngayon? Sa tito ko po. So kung halimbawa yung sinasabi ni nanay na kunin mo na siya, magsasama na kayo, it's tantamount of saying na pinapayagan na niya kayong dalawa na magsama. Parang ganun pagkakaintindi ko. Tama ba, Nay? Opo. O, saan naman kayo titira? Paano mo siya bubuhayin? Doon daw po sa tito ko po muna. Habang, kasi isa lang din po anak nun. Sabi niya po, kung gusto daw po ni Ising pagtapos niyang manak, kung gusto niya pong mag-aral, tutulong po yung tito ko po. Tapos ako po, lilipat ako doon sa isang tito ko po para hindi muna kami magkaano habang nagtatrabaho po. Kasi gusto din po ni tito na kung gusto daw po ni Ising na mag-aral ulit, papag-aralin daw po. Ah, para hindi ma-istorbo yung kanyang pag-aral, iwalay muna kang tiraan. Although, every now and then, opo, pwede kang makita-kita. Opo. O, bakit si Lola tumatangot? Pahay kayo doon, Lola. Sir. Okay. May gusto kang sabihin, Lola? Nanay Chona, kaanoan niyo po ito si Lola? Auntie po, yung asawa po niya, uncle ko po, tatay ko po, tsaka asawa po niya, magkapatid po. Ah, by affinity. Okay. Sige, Lola, may gusto kang sabihin kay Nanay Chona? Alam po nila yung paghihirap ko po. Alam na alam po yan nila. Hindi po ganun kadali ang tanggapin na nangyari sa anak ko. Kahit sino magulang, tinaguyod ko sila. Wala akong nakuhang tulong sa mga pamilya ko. Ako lang mag-isa. Dumaki sila sa basilan sa side ng tatay nila na ako nagtrabaho ako sa ibang bansa. Hindi ako ganun kasamang magulang sa kanila. Alam nila yan kung paano ako sakripisyo para sa kanila. Wala pang kapatawaran na maano sa akin kasi hindi ganun kadali, auntie. Magulang ka din. Mag-isa lang ako. Buti kayo may tumutulong sa inyo, sa akin. Wala, ako lang nagsakripisyo. Pag-aaralin ko pa to. Kung hindi ako magtatrabaho, sayang ang sinimulan ko dito. Wala na nga akong nangyari dito eh. Paano ito? Di ba nag-usap naman kayo ni Ate Mommy Regina kung pwede siya mag-aalaga dyan para makahanap ka ng trabaho, di ba? Opo nga po, ante. Sulang, ang problema kasi kay Manang, nagmamatigas ka naman. Hindi po kasi siya nakipag-cooperate sa akin. Sabi ko sa kanya, Manang, kung uwi ka ng Romblon, pumunta ka dito, mag-usap tayo ulit, klaruhin natin lahat. Eh, walang message, walang tawag. Malalaman ko na lang, paalis na siya ng Romblon. Nung makausap ko si Manang sa cellphone, yung anak niyo nga si Iliboy, nagsalita, ka, ibalik ang 30 mil, ka. Na nga po ako ng apo niyo, tinawag pa akong masakit po yun sa akin. Double pain ang naranasan ni Nanay Chona, Lola. May karapatan siya ngayon magalit, may karapatan siya magsumbat, magbuga ng sama na loob. Kung kayo po'y nalagay sa kanya sitwasyon, siguro ganun din po ang gagawin niyo. Yun po'y hinanakit ng isang nanay. So, Nay, okay ka na. So, wala na mangyaring dimandahan. Mukhang nagkasundo na po kayo. Yun na lang po, magsama na po silang dalawa. Ang importante, hindi na po kayo nag-iisip na kakaso laban dito. Okay. Sir Christian, mapalad ka. Lusot ka rito. So, anong sasabihin mo ngayon dito kay Nanay Chona? Hindi ka na rin kakasuhan. Tama nga. Salamat po. Hindi ko po papabayaan yung anak niyo po. Nakahanda na po kasi yung gamit niya tsaka yung mga gamit ng bata. Wala na po siyang problemahin, sir, kasi nilakad ko na yung pag-ano sa ospital sa kanya. Masakit sa akin, sir.
Masakit sa akin, pero ibibigay ko si Rochelle sa kanya. Kailan manganak si Mami? Itong ano na po, anytime na po, kundi po itong week na po, next week na po. Lola at kapatid, wala ba kayong maitulong na para sa gastusin sa kanyang pag... Mayroon ako, sir, na ipon na konting ano sa lugit ng asawa ko. Natagal ko na yun na inipon sa kupras. Pwede ko naman yun ibigay sa pagiging apo namin sa kanya. Huwag niyo po muna ibibigay ngayon. Nay, okay lang? Opo. Ibibigay yung kapag halimbawa... Sasama na po nila. Kapag, ah? Ipapasama ko na po ngayon araw okay. na to. Ah, ngayon na? Opo, kasi hinanda ko na po yung gamit. Eh. Andiyan yung mga damit? Nandun po sa amin, sa tinitirahan po namin. Ah, so kumbaga, isusurrender mo na itong... Isusurrender ko na po. Para ako, labas na po ako. Kasi ako gusto ko mag-trabaho. Yes, ma'am. Para sa dalawang anak ko. So, Lola, so tutulong ka doon sa pagpapa-ospital ni Ising. Opo, kapag nanganak siya. Habang itong si Mark Vincent, wala pang trabaho, naghahanap. Bilis-bilis ang paghanap ng trabaho, opo. Mark Vincent. Ako naman sa parte ko, pwede ako mag-recommend sa inyo sa PGH o kung ano yung public hospital dyan na i-accommodate kayo dito sa Ising. Ngayon, yung mga hindi kinukover ng public hospital, mga gastusin, yun yung i-prepare nyo. Opo, okay? Opo. Sige po. Maganda to. Tuloy na pag-usap sa kabilang booth. So, maganda ito, Mark Vincent. Opo. Nakakuha ka ng bas-bas na opo. Sa nanay niya. So, ang swelto ka na, wala nang opo. Kulong. Hindi mo naisipin yun. Opo. Ang isipin mo na ngayon, paano mo alagaan itong si Ising. Opo. Tapos yung mga gastusin para sa kanyang pagpapaanak. Opo. Diba? Tapos, kailangan magkaroon ka ng stable job. Opo. Para kaya mo siyang buhayin. Dahil kung hindi stable ang job mo, kawawa naman. Opo. Kayong dalawa, lalo itong maging anak nyo. Opo. Baka meron kong gusto sabihin sa nanay niya, kung nanay Chona. Na hindi nga po niya nanghingi sa akin ng pasensya po sa ginawa niya. Siya po yung palaging na nag-ano, nanay niya yung inaano niya sa akin eh. Kung ganyan na lang man po, magsama na lang po silang dalawa. Labas na po ako. Ibig sabihin, gusto mo na talaga sila magsama. Magsama silang dalawa magsama ngayon. Magsama na wala ng ano. Wala na. Kunin niya na, nakahanda na yung gamit ng baby na pinamili ko. Ayos na yun, auntie. Wala na kayong ano doon. Gusto ko magsama na sila para ako, maano na yung utak ko, auntie. Wala tayong magawa at hindi naman natin yung utusan. Kung alam ko yung nagtagawa na dito talaga nangyari yun eh. Panindigan niyo yan kasi ginusto niya yan. Pagod na rin ako eh. Hindi kita pinalaki ng ganyan. Minsan hindi ako naging masama sa'yo. Binigay ko yung mga gusto mo. Kahit mabigat kinaya ko, tumutulong yung kapatid ko sa pag-aaral sa inyo. Pero ginawa mo yan, ginusto niyo, panindigan yung dalawa para maranasan niyo ko ano talaga ang isang magulang. Sana po magpatawad po sa kasalanan pong nagupo. Di po ganun kadali, sir, tulpo. Grabe po yung pinagdaanan ko sa kanila. Pero Nay, bigyan mo rin siguro ng second chance. Lahat naman tayo nagkakamali. Wala naman perfect sa atin. Siguro, naintindihan kita ngayon dahil yung sugat ay sariwa pa. Pero pag tumagal-tagal, pag naghihilom na yung sugat, baka yun na magkakaroon ng kapatawaran. Inshallah. Itong nangyari dito, at palagi pag nakita niyo apo niyo, baka magbago ng pananaw niyo. Tama? So sa ngayon, naintindihan po namin kayo dahil sariwa pa yung sugat, hindi basta-basta madali magpatawad. Naintindihan mo yun. Kahit na humingi ka ng sorry, ayaw niyo muna tanggapin yung sorry mo. Opo. Dahil nga masama ang loob nito. Opo. So kung ako sa'yo, patuloy mong paghingi ng sorry kay nanay, suyuin mo siya, magsikap ka. Opo. Ipakita mo kay nanay na kaya mong buhayin yung anak niya. Opo. Na kaya mong bigyan ng magandang bukas. Opo. Diba? Opo. Na hindi mo siya dadalhin sa kahirapan, bagkus sa kaginhawaan. Opo. Kaya mong gawin yon. Opo po, sige po ako tang para mo bigyan ko po sila ng magandang buhay ko. Gawin mo. May pangarap pa ako sa kanya, kaya nga ako nagtatrabaho para maabot yung buwan yung pangarap niya. Sinusuportahan ko siya. Hindi ganun kadali po. Mahirap po sa isang magulang. Hindi naman ako nagkulang sa kanila. Naintindihan ko po, Nay. Kahit na sino siguro magulang na nalagay pa sa inyong sitwasyon. Thank you.
Binigay ko lahat ng gusto mo kahit nahihirapan ako. Pati trabaho ko, sinakripisyo ko. Kasi, meron kang gustong, kasi kanina ka pa, hindi na umiimik. Meron kang gusto sabihin kay nanay? Baka, pag meron ka sinabi, baka medyo, kahit papaano yung sugat na ramdaman niya ngayon, medyo maghihilom. May gusto mong sabihin? Oh, Nay, may sabihin daw, Nay. Sige, anong gusto mong sabihin? Sorry po, sana mapagawad ka po sa nagawa ko sa nanay ni Sophie. Sa pamahal ng mahal ko po. Gusto ko magpabayos sa pamahal. So, Nay, humingi po siya ng sorry. Nagsisisi po siya, Nay. Again, naintindihan kita yung iyong naramdaman, pero pag nakita niyo po yung apo niyo, I'm sure marami na akong karanasan sa mga ganitong sitwasyon. Pag nakita yung apo, nagbabago ng isip. Hopefully, ganun din po kayo. Okay, Nay? For now, maganda yung Nay. Siguro, bigyan mo na siya ng basbas. Lubos-lubosin mo na. Bigyan mo siya ng blessing para mapalapit yung grasya. Okay, Nay? Okay, Nay? Okay. Sige. So, ngayon, sasamahan ka namin, kunin yung mga gamit mo, and then, papunta doon sa bahay ni Mark Vincent. Okay? Gamit na tinitingnan ngayon ni yan yung mga pambaby na pinamili ko po. Pinamili ninyo? Saan niyo pa binili? Yung iba dito, yung iba galing pa yan sa ng Dubai. Ayaw niyo po ba lapitan? Yun, sumama na siya doon, andyan na yan, panindigan nila, pagtulungan nilang dalawa. Total, ginawa ko na yung side ko. Umuwi ako pang nag-asikaso sa kanya doon sa hospital. Gumastos rin naman din ako eh. Sumama ka na dun sa kanila, kagustuhan mo yan, di ba? Ikaw yung may pili niyan, pinili mo yan. So panindigan mo. Wala nang kakulangan ang ginawa ko sa'yo. Lahat ginawa ko para sa'yo. Kahit na hindi ko kaya, ibinigay ko. Ayan, andyan na. May mga dala ko dyan nung, alam mo naman, yung pag-uwi ko. Ayan, no? Hindi ako naghintay ng salita nila. Gumalaw ako. Dali mo na dun, tawagin mo yung ano mo dun. Tawagin mo! Basta sinasabi ko, hindi mo maano yung kapatawaran ko. Pasensyahan tayo. Hindi ganun kadali nga tanggapin. May gusto ko ba sabihin sa mama mo? Papasalamat po sa kanya kasi kahit ganito po yung nagawa ko, sino po supportahan niya po ako. Hindi ko talaga alam ba ano mo nagawa yan. Lahat sinayang mo, wala na. Kaya ako mag-iintindi ako dun sa mga kapatid mo. Ngayon, bagong buhay, bagong panimula, bagong pamilya. Doon ka sa kanila. Sige na. Naghihintay doon yung ano mo. Kunin mo na yan, umuumano ka na doon, sumama ka na sa kanila. Total, ginusto mo yan, di ba? So, panindigan mo na ngayon. Pasensya na siya kahit yan ang nangyari sa aming mga pamilya. Hindi namin yung ginusto. Anuhin mo na lang yung anak mo para hindi maghirap mag-anak. Hindi ganun kadali, ante. Kahit si Bonbon, hindi pa niya matatanggap yung kapatawaran ko. Kita mo yung ginawa niya? Grabe, ginawa niya sa akin. Pinatungan niya ako dito ng tae, oh. Hindi ganun kadali. Yung ginawa ng apo mo sa akin, ako pa yung napasama. Kaya hindi kadali. Ginusto nila yan. Ginawa nila yan dahil ginusto nila. Ngayon, panindigan nilang dalawa. Ipakita niya sa dito sa babaeng to, dyan sa anak ko na yan. Nakaya niya. Hindi yung mag-ano siya, magdidepende siya sa mga tito niya. Dapat may sarili din siyang ano nga, yung sariling kusa. Naisip din yan. Siyempre may pamilya na siya ay magiging tatay na siya. Dapat makaisip din siya ng buti. Tanggap ko na kung ano nangyari, anti. Tanggap ko na. Tanggap ko ng buong buo. Wala rin naman akong magagawa eh. Ang hindi ko lang ba gusto, bastos kasi yung bunganga ni Bonbon, anti. Yun lang. Sa ginawa pa niyang pang-aana sa anak ko, pasensyahan talaga tayo. Ako na lang magsasabi sa iyo, bastos talaga, hindi maganda talaga yung mga pananalita niya. Hindi lahat ng sinabi niya, anti, totoo.
Ngayon, sila naman dalawa nagkakaintindihan, ibinibigay ko na si sa kanya. Hindi siya lalaki. Sa simula't ginawa niya, hindi siya lalaki. Kasi ang lalaki, dapat pinapanindigan. Hindi niya tuturuan ng kasinungalingan ng anak ko. Hindi siya lalaki. Sige na. Umalis na kayo doon. Umuwi na kayo doon, dalawa. Hindi niyo maano yung ano ko. Kung anong mangyari kay kung ano yung mga ano sa bata, kayo na yung mag-ano dyan. Kasi kagustuhan niya yan eh. Bahala na kayo kung anong gusto niyong gawin. Basta ako magpuporsige ako para sa dalawa kong anak. Umalis ka na, huwag ka na mag-ano sa akin. Sir, Rapi, maraming salamat po sa tulong po na binigay niyo po sa amin. Madali pong na-actionan kagad yung problema ko. Kaya po kayo ang nilapitan ko po kasi alam ko po na action po kaagad yung ginagawa niyo po. Sana po marami pa po kayong tao na matutulungan po. Tulad ko po na isang magulang OFW, Sir Rapi. Maraming salamat po talaga.